Good day! Ito po ang bulaklak ng bulo bituon. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya i-process para gawing pangbanyos. Ayan, ang bulaklak ng bulo bituon. At ito naman po ang kanyang bunga. Ayan. Ang kanyang bunga ng bulo bituon. Ang una ko pong gagawin ay patutuyuin ko po ang bulaklak ng bulo bituon. Ayan po, binilad ko na po yan siya. Hindi po siya direct sunlight. Medyo may araw lang pero hindi talaga direct. Ayan, pagkatapos po yan siyang mapatuyo, ang aking gupit-gupitin yan siya, medyo brittle na po yan siya. Mas maganda po kasi kung tuyo, hindi yan siya mabubulok. Ayan, kaya ganyan po ang aking ginawa. At saka ko po yan siya ihahalo sa langis ng nyog. Ayan po ang base na gagamitin ko, pamanyos ay ang langis ng nyog. Gumawa na po ako ng dalawang pirasong langis ng nyog, kaya dyan ko po yan siya ilalagay. Ibababad lang po yan siya dyan ng mga ilang araw. Pagkatapos, tatakpan ko po yan siya. At yung bunga naman po ang aking gagawin ngayon. Yung bunga po, babalatan lang siya. Ayan, parang nyog dyan. Ang balat niya parang nyog din. Madali lang naman po siyang babalatan. Ayan po. Mas maganda po kasi kung medyo tuyo na yung makuha natin na bunga, kasi mas madali po siyang tanggalin, mas madali siyang balatan. Pagkatapos po niyan balatan, kukunin natin yung kanyang laman. Yun po ang kailangan natin, yung kanyang buto. Ayan po. Lilinisin lang natin ang buto niya, tanggalan ang mga bunot-bunot niya. Ayan. Pwede na po yan siya. At pagkatapos po ay hiwa-hiwain natin. I-slice-slice. Pagkatapos po niyan i-slice, ibibilad po yan siya, patutuyuin din po. Actually, matagal na po namin ginagamit ang bulo bituon na ito. Noong una dati, nilalagay namin sa alcohol or sa gaas, hanggang sa ako po, sa research ko, mas maganda po siyang ilagay sa nyug, sa langis ng nyug. Kaya, langis ng nyug po ang aking ginagamit. Ayan po, pagkatapos tadarin yan, ibibilad lang po, lalagay lang natin siya sa isang malinis na papel or coupon band. Tapos, ibibilad po siya. Pinahanginan ko po yan siya at saka ibinilad. Hindi naman po siya direct sunlight, medyo may araw lang pero hindi siya direct sunlight. Hanggang sa maging brittle po yan siya. Ganyan po, pag yung hinawakan nyo at madali na siyang matupi-tupi, ayan. Ngayon po, ihalo natin siya doon sa ibinabad kong bulaklak na tuyo. Ayan, dyan natin yan siya ilalagay at saka ibababad. Pagkatapos po niyan, babad lang siya ng kahit ng ilang araw, pwede na po yan siyang gamitin. Ayan, ready na po ang ating panghaplas. Kung makirot-kirot po ang inyong mga ugat-ugat, mga kasupasuan, tuhod, pwede po itong gamitin. Thank you for watching and please don't forget to like and comments.